Abraham Street 143 Kuala Lumpur 4. I love you very much na. Lando, naniniwala na akong hindi NPA yung kakosa mo si Caberto. Pero hindi kaya drug lord yun? Ba't ang laki ng bahay? Puro kasuspecha eh, palagi kagutom ka na eh. Kanina pa tayo naglalakad siyempre. Mabuti pa, tanong na lang natin. Tara. Taho po! Taho po! Taho! Andiyan na, andiyan na! Sino sila? Caberto. Lando! Lando Perez! Kilala! Tangya, lumaya ka na pala! kamusta buhay? Mabuti, humihinga pa. Partner ko nga pala, si Donat. Eh, kung kumusta kayo? Mabuti ako eh, ewan ko ikaw. Hindi ba nakita ayos ko? Ardinero na, chip cook pa. Cook? Kayo kailangan namin. Kanina pa kami nagugutom, kakaanap sa bahay nyo. Ba't ka nagsama ng gutom? Tata Berto? Sandali. Yes, ma'am! Eh, sino ko ba mga kausap nyo dyan? Kasabot na ako, ho. Mga kaibigan ko, napadaan lang! Bakit hindi nyo na lang ho papasukin at isarado nyo yung gate dahil baka masalit niya sa'yo, alam nyo na? Yes, ma'am! Pasok! Halika! Kakain na tayo, ha? Eh, Caberto, paano mo kinapasok sa loob? Dahil dun sa anak kong dalaga, sa una, nilapastangan ng mga adik doon sa probinsya namin, hindi ako nakatiis. Sinilaksa ko yung mga lalamunan. Oh! Magdadrama ka na naman! Eh, tinatanong eh. Hi, Nanay Kering. Hi, hello, darling. Magpapasama lang ako kay Ate Janet. Kukunin ko yung biscuit na hiniram ni Angelo sa akin. Okay. May bisita pala kayo, Nanay Kering. Good morning po, ma'am. Hindi ako ang ma'am dito. Yaya lang ako. Anong pangalan mo? Ako nga pala si Hangel. Donato. Hangel? Hangel. Angel. Ang bastos kasi ng dating eh. Heli naman. Hi, Papa. Janet! Ano ba, Papa? Ngayon mo lang ito nakilala. Oh, ay, parang kiti-kiti dyan. Ate Janet, let's go na kasi baka makaalis pa si Angelo eh. Bye, everybody. Okay, darling. Bye, Papa. Janet! Sana ka rin naman. Yung isang yun ang nag-aalaga sa anak ni Ma'am. Yung lantong tayo. Opo, kaya na. Ito naman si Shirley. Anak siya ng panganay ng kapatid ni Ma'am. Alam ba ninyo kung bakit mistisa siya? Ang tatay niyan, Amerikano. Pag summer, umuwi rin sa Pilipinas. Pagpasukan na, balik na sa state. Ako, Caberto, pwede rin ako yayo, ha? Nung cherry, ha? Para magkasama kami nung yaya dyan. Konting Pino. Mm-hmm. Nana Karing? Ay, si ma'am, sandali lang, ha? Ma'am, nakaalis na ho ba mga bisita ni Tata Berto? Eh, hindi pa, ma'am, eh. Hinihintay ka nga nila eh. Hinihintay? Bakit kilala ko ba sila? Eh, hindi. Nagpapatulong sila kay Berto na maghanap ng trabaho. Inabanggit ko sa kanila na kailangan natin dito ang hardinero driver mo. Papapagkatiwalaan ba? Eh di, kilatisin mo na ninyo. Gusto mo tawagin ko na sila? Sa garden na lang? Lando? Lando! Angel, sinabi ko na kay Mama Riel na nagpipresenta kayong driver at hardinero. Ma'am, nandito na sila. Ikaw? Kayo? Siya nga, ma'am. Hindi ba yun yung tinulungan nating bastos na hindi marunong magpatay kyo? Sorry nga pala doon. Sorry? Nakakain ba yung sorry? Pwede natin sikmurahin niyan kung tatanggapin niya tayo. Ang problema, parang nawalan ako ng gana magtrabaho. Bakit? Eh, hindi nga marunong magpa-thank you to eh. Magpapasakit. Sorry na yan. Parang thank you rin yun. Teka, Nana Karing, Tata Berto, maraming salamat po sa binigay niyo sa aming pagkain. Sa merienda. Ma'am, sorry din po. Mukhang na wrong number kami. Kaya erase! Goodbye! Tata Berto, nakakapanginig ng laman ng mga bisita nyo. Tignan nyo
itsura ng mga antipatikong hambog na yan. Tata Berting, sa susunod, ayokong makita yung mga itsura ng mga yan sa loob ng pamamahay ko, ha? To tell you the truth, ha? Sa unang salpukan pa lang ng mga mata namin, nagkaroon na kagad ng ride sa dibdib ko. Hindi lang ako nagpalata sa'yo. But because of her, inasal sa ating dalawa, sorry, she's not my type. Totoo yan, partner, ha? Totoo yan, ha? You know me, partner. I have my principal. Principal? Principal si ma'am sa eskwela? Anong principal sa eskwela? Principal si prinsipyo. Ah, baka niya. Magmula nang magbakasyon ka, abe. Lumali yung hingis mo, hindi ko na maintindihan. Kaya ikaw, mag-aral ka. Kapabo. At kanyang mo yun ang daliri mo. Parang amoy hutot. No. Haro. Imedes mo. Kaya pala mas mabulog yung pagkaing daliri mo. Maiba tayo. Dalagay pa eh, ma'am. Kanina lang, sinabi ni Kabertong may anak. Eh, paano? Bakit? Lahat mo rin na may anak, may asawa. Oo nga, no. Alamin natin kay Kaberto. Baka naman hiwalay na. O kaya, byuda? Nakikita ko na naman sa mga mata mo yung pagiging mandirigma mo. Bala mo gusto mong manakin si ma'am. Ikaw, may snab-snab ka pa mo. Yung pala, may pagnanasa ka rin. May maitim na balak ka. Kaya ma'am na ha. Wala akong binabalak. May plano akong mangarap. Ang hirap hintindi ng dialogue mo. Gusto mo, pero ayaw mo. Baka nanay na rin sa kaya. Simple lang yun. Langit siya. Lupa ako. Paano kami nagkakaroon ng kontak? Pero kung mga ngarap din lang ako, hindi ko natitipirin. Kahit nakalitlit ang bituin sa langit, ibibigay ko sa kanya. Kasama pati planeta. Planeta? Pati planeta. Kasama Earth dyan? Siyempre! Planeta din yun. Sana ako titira. Sinabi ko na nga ba, luma na ito eh. Napanood ko na ito. Ang ending nito. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ang sabi nga nila, tulak ng dibdib, kabig ng dibdib. Unang-una, wala pang bumastos sa akin ng ganyan sa tanambuhay ko, kundi yan dalawang hambog na yan. At kaharap pa kayong mag-asawa. Kitang-kita nyo kung paano akong binastos. Ha! Pangalawa, yung landong yan, ex-convict, hindi dapat pagkatiwalaan. Pangatlo, bakit naman ako basta-basta kukuha ng driver? Pwede akong kumasa agency. Malinis ang papeles at walang bad record. Mama, kasabat po ako. Hindi naman ho lahat ng nakakulong doon sa Muntinlupa ay masama. Katulad ko, may record ako. Pero naniniwala ang papa nyo na hindi ako masamang tao. Katulad din ho ni Lando. Self-defense ho ang kaso nun. Nagtanggol lang ho sa sarili niya. Ma'am, hindi naman sa pinapanigan ko si Berto o si Lando. Kaya lang, ayon sa kwento nyo, tama sila, ma'am. Kay siguro, nagawa nila yon. Yon na nga ang sinasabi ko. Kanina ko pa naman ipinapaliwanag na inaaning ko namang mali ako. Nagkamali ako? Pero ito naman ang tanong ko, tama ba naman yung prinsipyong bastusin mo ko dito na mismo sa bahay ko? Kaya nga ho yung tao na konsyensya eh. Natunayan, tumawag sa akin kanina si Lando. Si Lando? Tumawag? He! Tuloy niyo, Tata Berto. Tumawag ba yung kanyo? Ang tumawag. Sabi nga ho, eh, nagsisisi siya sa inasal niya sa inyo. Ngayon, oh, kung mapapatawad niyo siya, eh, pagmamaneho niya kayo, kahit walang bayad. Ayoko. Dahil kung talagang gusto niyang pumasok sa akin bilang driver ko, pabayaran ko siya sa presyong gusto niya. Yes! Mike, Tita Mariel! Oy! Ikaw na bata ka, kaya bata-bata mo pa. Bakit sinabi ko bang pumapayag na ako? Tinatanggap ko na siya? Naku naman, ma'am. Eh, baka naman mag-apply pa sa iba si Lando. Sayang naman, ang gwapo-gwapo pa naman ni Lando. At saka, ma'am, kahit sa kwarto ko na lang siya matulog, papayag ako. Oy, Gaga. Eh, gwapo nga. Eh, paano kung may asawa na? Mama, may bala kayong karibalin ako, no? Oy. Tapunutan kaya kita. Kailan ka pa natuto sumagot sa akin ng ganyan? Sorry po, ma'am. Hey! Tatay Berting! Ma'am! Nanay Karing? Po. Mabuti yung nagkakaliwanagan tayo, no? Kayo ngayong mag-asawa, ang mananagot sa akin, oras na pumalpak yung inirekomenda niyo yan, ha? Yes, ma'am! Yay! Hey!
alam mo, Lando, malakas at malamig ang electric fan ko dito. Kapag naiinitan ka, kumato ka lang ng tatlong mahina. Kusang bumubukas ang pinto ko. Ha? Anong pinto? Alam na ni Lando yun. Ako, Janet, pwede akong kumatok. Mas mahina ako kumatok kay Lando. Pwede kang kumatok, pero lakasan mo para may kandado kong pintuan. Hoy! Hmm? Anong ginagawa niyo dyan? Ay, Tatay Berto, pinakita ko lang sa kanila yung kwarto ko. Lantod! Kayong ba yung dalawang yan? Ito ang sabihin, ang sabi ko sa'yo, ituro mo sa kanila yung kanilang tutulugan. Hindi ang kwarto mo pinag-uultutan mo. Tatay Berto naman eh, inuna ko lang to para in case of emergency. Alam na ni Papa kung anong gagawin niya. Hoy, Landi, tigilan mo yan ha. Baka malasin yung bahay ni Ma'am. Kosa, sama kami talaga tatarima. Alas 6 pa lang, gising na si Ma'am. Alas 7, tapos na siya mag-almusal. Kaya Lando, ihanda mo na yung kotse na gusto niya gamitin para sa araw na yan. Hindi ko po kalilimutan. Berto, ikaw nang bahala sa kanila at kukunin ko lang yung polo barong na isusuot ni Lando. Nakaring, nagkausap na po kami ni Tata Berto tungkol dyan. Hindi ako sanay magsuot ng barong eh. Tsaka, tapos na akong sinti niyan. Presidente na si Herap para sa ma-Herap. Magagalit si Mama Riel niyan. Lab. Nakausap ko na si Ma'am. Umayag na siya na nakasibi niya si Lando sa pagmamaneho. Oh, malyari pala eh. Tatanungin ko si Ma'am, wala akong tiwala sa'yo. Dati rin, walang tiwala sa akin. ano pa problema? Ako, wala. Ako, meron. Eh, tataga ano? Sana ako sa'yo kahit bariyan lang eh. Abay, libre naman pagkain dito. Eh, siyempre, bibili ko ng bagong damit. Tsaka paririn niyo ko yung lisensya ko. Baka mauli sa highway. Good morning, ma'am. Good morning. Ibaba mo na lang dyan yung mga gamit, ha? Ma'am, baka meron pa ako kayong kailangan. Wala na. Bumalik ka na sa kotse. Lando? Ma'am? Pag nagugutom ka, pumunta ka sa kantin. Sa second floor yon. Pagitin mo ang pangalan ko, tapos pwede ka nang pumirma ng kahit na anong gusto mo. Salamat ho. Sorry sir, di ko sinasadya. Anong hindi sinasadya? Tato ka. Ay! Joseph! Tama na yan! Ano ba? Ano ba ito? Saan na tumigil ka na? Ginawa mo. Humingi naman ako ng dispensa kay Bruce Lee. Ano bang dispensa? Sinadya mo eh! Sandali lang, sandali! O wag ka na sumagot ha, pwede ba? Bumaba ka na, doon ka na sa kotse. Sige na. Eh? Bumaba ka na! O ikaw naman, ano naman ang problema mo? Nagdala ako ng pizza, para sabay sana tayo mag-snack. Oh, walang problema, di tumawag tayo at mag-order tayo ulit. Huwag na. Nasira ng araw ko. Wala na akong gana.
O edi, have a nice day. Okay, what are you staring at? Back to work!